Nagustuhan mo ba ang nakaraan nating video patungkol sa bansang walang mahirap? Kung ganoon ay tiyak magugustuhan mo rin ang video natin ngayon patungkol sa isang bansang pangarap ng halos lahat ng mga tao dahil sa bansang ito ay libre rin ang pag-aaral, medikasyon at lupain para pagtayuan ng bahay. Bukod pa rito ang bansang ito ay napapanatili ang magandang kultura ng kanilang bansa dahil ang bawat mamamayan ng bansang ito ay hindi pinapayagang makapag-asawa ng ibang lahi, kaya't madalang lamang ang hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Ito ang bansang Bhutan. Sa bansang ito ang bawat mamamayan na nawala ng tirahan o di kaya ay humiwalay na sa kani-kanilang pamilya ay maaaring magtungo sa hari upang humiling ng isang lupain na pagtitirikan ito ng bahay at lupang sasakahan. Bukod pa rito ang bawat mamamayan ng Bhutan ay mayroong access para sa libreng gamutan at ang lahat ay maaaring pumili kung tradisyonal o modernong gamutan ang nais nila para sa kanilang mga sarili. Ang Bhutan ay nagbibigay rin ng libreng edukasyon para sa lahat ng mamamayan nito at ang lahat ay libre maging ang mga kagamitan sa pag-aaral. Ang Bhutan ay kilala rin bilang isang bansang kahuli-hulihang gumamit ng telebisyon sa mundo dahil ipinagbawal ng hari noon na makapasok ang anumang modernong teknolohiya sa kanilang bansa hanggang taong 1999. Subalit kalaunan ay unti-unti na rin pinayagan ng hari na makapasok ito sa kanilang bansa. Ang mga Bhutanese ay obligadong magsuot ng mga tradisyonal na kasuotan sa publiko nang sa ganun ay mapanatili nito ang kanilang kultura. Ang mga kasuotang ito ay ginagamit na nila sa loob ng mahigit 400 taon. Ang kasuotan ng mga lalaki ay tinatawag na go at kira naman ang tawag sa kasuotan ng mga babae. Dahil sa mga kasuotang ito ay nalalaman nila ang katayuan sa buhay ng mga tao. Ang mga ordinaryong mamamayan ay mayroong puting balabal sa kaliwang balikat, habang yellow naman ang kulay ng balabal ng mga mas nakaangat sa katayuan ng estado, katulad ng mga monghe. Mahigpit ring ipinagbabawal ang paninigarilyo sa lugar na ito dahil noong 2010 ay isinabatas ng kanilang hari ang pagbabawal para sa pagtatanim at pagbibenta ng tubako sa kanilang bansa. At sila ay kinilala bilang kauna-unahang bansa na totaling ibinan ang tubako sa bansa. Kaya't wala kang mabibilhan ito kahit sa ang dako ng Bhutan. Subalit pinapayagan naman ang Bhutan ang mga dayuhan na magdala ng kani-kanilang sigarilyo sa oras ng kanilang pagbabakasyon sa bansa. Subalit ito ay mayroong pataw na napakalaking buwis at kung mahuhuli ang sinuman na magpasok ng patago nito sa kanilang bansa ay tiyak na papatawan ang hindi birong halaga ng pera at posible pang makulong ang gagawa nito. Ang Bhutan ay kilala rin sa pagkakaroon ng malulusog na kagubatan at ang kanilang lokal na pamahalaan ay pinananatili ang hindi bababa sa 60% ng bansa na kinakailangang mayroong mga puno at halaman. At noong 2015 ay nakakuha pa sila ng world record sa pagtatanim ng 50,000 puno sa loob lamang ng isang oras. Kaya't kilala rin ang bansang ito bilang carbon negative country sa mundo dahil mas marami itong na-absorb na carbon dioxide kaysa sa inilalabas nito. Sa bansang ito rin nararanasan ang literal na kasabihan na ladies first dahil sa bansang ito ay mas pinahahalagahan ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa katunayan, sa bawat ari-arian ng isang pamilya, ang mana ay karaniwang napupunta sa panganay na babae at hindi sa mga lalaki. Ipinagbabawal rin sa bansang ito ang pagpapasok ng mga produktong kemikal sa kanilang bansa, kaya't ang halos lahat ng kanilang kinakain ay natural at walang halong kemikal. Ang kanilang mga pagkain ay kadalasang mga pinatuyong produkto, kaya't sa panahon ng tag-araw ay bibihira lamang na wala kang makikitang nakabilad na pagkain sa bubong ng bawat bahay at ang kanilang mga palay ay hinahayaan lamang nila sa bukirin na nakatabon sa tumpok ng mga dayami at kukunin lamang nila ito sa oras ng kanilang pangangailangan. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pag-aasawa ng dayuhan sa kanilang bansa at habang ikinakasal ang dalawang nag-iibigan ay binabasahan pa ito ng mantras ng monghe nang sa ganun umano ay mas tumibay pa ang kanilang pag-iibigan at pagkatapos ng kasal ang lalaki ay kinakailangang makitira muna sa bahay ng babae at sa oras na makaipon ito ng sapat na pera ay doon pa lamang ito maaaring humanap ng bagong bahay para sa kanila. Sa bansang ito lamang din matatagpuan ang tinatawag na ministro ng kaligayahan
Dahil sa bansang ito ay sinusukat maging ang kaligayahan ng mga tao. Kaya't kung halos lahat ng bansa sa mundo ay GDP o Gross Domestic Product ang sinusukat, ay GNH naman ang sinusukat sa bansang Bhutan na kung tawagin ay Gross National Happiness. Ginagawa nila ito para siguruhing mas masaya at kontento ang mamamayan nila sa kanilang bansa. Ang mga Bhutanese ay mahilig maglagay ng palamuti sa kanilang mga tahanan, kaya't kapansin-pansin na ang mga bahay rito ay may mga marka at disenyo ng iba't ibang hayop at halaman. Karaniwan ng mga kabahayan rito ay nasa tatlong palapag, at sa unang palapag nito ay dito nila inilalagay ang mga alagang hayop, at sa ikalawang palapag naman ang kanilang tirahan, at sa ikatlo naman kadalasan nakaimbak ang kanilang mga pagkain. Sa kabila ng napakaraming ipinagbabawal sa bansang ito, ang karamihan sa mga Bhutanese ay kontento at masaya sa kanilang bansa. At kung kagandahan ng kanilang bansa ang pag-uusapan, ay talaga namang nakamamangha ang kagandahan ng kanilang kalikasan. Pero syempre, bago ka ulit magsana all, ay baka pwede mo munang i-like itong video. Salamat! Hanggang sa muli!